kanilang politicians ang pamilyang Tyrell. Wala ding ni isa sa kanilang miyembro na natalo pagdating sa eleksyon. Ika nga nila, mahirap kalaban ang mga ito. Bukod sa mapera, maimpluwensya, marunong pang diskartihan ang hilig ng mga tao. Sa madaling salita, kakaiba ang ginagawa nilang estratehiya. Bata pa lang, ay gustong-gusto na rin talaga ni Maggie ang maging isang politician din, katulad ng kanyang ama at kuya. Hindi naman siya nabigo dahil ngayon nga na ipanalo niya ang pagiging isang provincial governor. Gayon pa man, panatag ang binata na magagawa niya ang lahat ng naiplano niya na para sa ikakaunlad ng lahat. Hey bro, Nox, bagay na bagay ka talaga dyan sa opisina mo ah. Untag pa ng kapatid na si Justin nang minsay bumisita ito sa opisina ni Miggy. Oh, syempre bro, gwapo ang governor nila oh. Hirit naman ito. Iba ka talaga, matinik ka sa mga tao. Pero sa chicks, well, matinik din. Pero hindi ka naman mapagpatol. Magpasalamat ka na lang sa akin, kuya. Kasi kung mapagpatol pa ako, idi sana hindi kayo nagkatuluyan ni Lisa. Kaya nga eh, thanks to you, bro. Oh, nga pala, dumaan lang talaga ako para sabihing gender reveal mamaya ni Lisa. Pumunta ka ha. Ikaw na lang ang bahalang magsabi kina Dad. Nagmamadali kasi ako eh. Oh, no worries, kuya. Hindi pa naman ako ganoon ka-busy. Sure, I'll tell Dad about this. Congratulations and see you mamaya. Niyakap namang muli ni Justin ang kapatid, saka nagpaalam na aalis. Nang hindi naman maramdaman ni Miggy ang presensya ng nakakatandang kapatid, ay doon niya na binalik ang atensyon sa kanyang laptop. Nakalagay doon ang mga plano niya sa darating pang mga buwan. I just hope the universe will be on my side with this. Bulong niya na lamang at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Nagdaan pa ang mga araw at abalang-abala na si Miggy sa lahat ng bagay. Sinisimulan niya na rin gawin ang mga planong gusto niyang mangyari at mga proyekto na gusto niyang baguhin. Natigil naman siya sa ginagawa nang pumasok ang sekretarya. Oh, sir, nasa kabilang linya po si Mayor Estosio. Panimula nito. What's with him? Oh, he wants to talk to you daw po about certain issues sa city niya. Urgent ba? I guess so, sir. Tumango naman agad si Miggy bilang tugon. Okay, sige, ilipat mo sa akin ang line. Yes po, sir. Ganoon na nga ang ginawa ng sekretarya, kaya maya-maya lamang ay nasa linya na si Miggy at si Mayor Estosio. Yes, Mayor. Good day. Panimula niya. Oh, good day, Gov. I need your help. Oh, help? Regarding what? Ay, nagwiwilga na kasi ang mga dati kong tauhan dito mismo sa harap ng office ko. Sinubukan ko na silang ipahuli sa mga pulis. Yet, marami pa rin nagsisisi. Wilga araw-araw. Okay. So, bakit naman sila nagwiwilga? Well, hindi naman sila ganun ka-importanting mga tauhan. Tagalinis lang naman sila, tagawalis ng daan and so on. Tinanggal ko na kasi sila kasi I've been planning to use technology na lang para ma-maintain ang kalinisan ng city ko. Ayun, ayaw pumayag. Nakakainis talaga. Kapag mga walang pinag-aralan, ang hirap pakisamahan. I see. So, ilan ba ang sanitary workers mo? Well, 15 lang naman. Pero ang daming nagwiwilga na, hindi naman kasali sa issue. So, bakit mo naisipang gumamit ng technology, Mayor? Eh, mas maayos naman kapag sila na lang ang naglilinis, right? In that way, makakatulong pa ang gobyerno sa needs nila. I mean, baka they really need a job too. Gov, mas malaki ang ikakaltas niyan sa pera sa lungsod. Isa pa, high-tech na tayo ngayon. Sa ibang bansa nga,
teknolohiya na ang ginagamit nila. Okay, I'll see what I can do. Bibisita din ako dyan 2 days from now. But please, pakawalan mo na lang ang mga nakakulong ngayon. Okay, sige Gov. Pero kapag mag-will ka pa sila ulit, I won't forgive them all. Alright, no worries Mayor Estosio. Thank you and have a good day. Sabay patay sa linya. Nahilot na lamang ni Miggy ang sariling ulo dahil sa nalaman. Hindi niya din kasi alam kung saan siya papanig. Sa mga tao bang nawala ng hanap buhay o sa idea ng mayor na may punto rin naman. Dumaan ang ilang araw at nagpa siya na nga si Miggy na dumalaw sa lungsod kung saan nanunungkulan si Mayor Estosio. Ilang oras din ang binyahin niya bago nakarating. Nagpahinga naman muna siya pagdating dahil hilong-hilo siya. Sumasama kasi ang pakiramdam niya kapag bumabiyahe dahil agad siyang nasusuka. Sa kabilang banda naman, nakaupo lamang noon ang dalagang si Kath habang kumakain nang makita niya ang pagpasok ng kaibigang si May. Magandang umaga po Aling Litay. Panimula pa nito. Magandang umaga din sa iyo, May. Kumain ka na ba? Halika't saluhan mo muna kami ni Kat sa agahan. Ay, salamat po Aling Litay, pero tapos na po ako sa amin. Oh, ganun ba? Oh, eh anong pakay mo? May sasabihin lang po sana ako kay Kat, Aling Litay. Oh, Kat, balita ko, nasa opisina daw ni Mayor ngayon ang batang governor. Ha? Huh? Si Governor Miguel Tyrell ba, May? Oo, siya nga. Balita ko, mababait naman ang mga magulang niyan, di ba? Nung nasa tungkulan pa, pati na rin ang kuya niyan. Siguro, mabait din si Gov. Ano kaya kung pumunta tayo ngayon sa lungsod at humingi tayo ng tulong kay Gov? Uy, mga bata kayo, oh. Huwag ninyong gagawin yan. Hindi pa ba kayo nadala na nakatulog kayo sa isang gabi sa kulungan? Tama na. Tanggapin na lang natin na wala na tayong aasahan pa. Sagot pa ni Aling Litay. Pero Aling Litay, malaking tulong na po ito, lalong-lalo na sa amin ni Kath, na kailangang sumasideline para may maipambayad sa mga kailangan sa school. Hindi man po kalakihan ang 130 pesos ang araw na pasahod, pero malaking tulong na po ito sa amin. Pero ano pa nga ba ang magagawa niyo? Sinusuportahan na kayo ng iba. Sa tingin niyo, tutulong pa sila na nadamay sila sa pagkakakulong? Mahirap ang buhay, pero hindi naman ako papayag na makukulong na talaga kayo. Warning pa lang ni Mayor yun. Makinig na lang kayo. Nay, may punto po si May. Saad na rin ni Kath. Ano? Anak naman, huwag nang matigas ang ulo mo. Gagawa lang kayo ng ikakapahamak niyo eh. Gusto niyo bang pag-initan kayo ni Mayor? Wala kayong magagawa kapag pinag-initan na kayo dahil siya ang nasa pwesto at siya ang may kapangyarihan. Well, hihingi lang naman po kami ng tulong kay Governor Tyrell. Baka matulungan niya kami. Ay, Diyos ko! Kung sa mayor nga, hindi kayo pinakinggan? Sa governor pa kaya? Mas makapangyarihan yan, anak. Huwag na kayong tumuloy sa plano nyo. Nay, please po. Magbabakasakali lang naman po kami eh. Kailangan po talaga namin to, Nay. Kailangan naming sumasideline para makapagtapos. Sayang naman po. Napahinga na lamang ng malalim ang ginang, saka muling nagsalita. Ay, ako dapat ang namumblema niyan anak eh. Hala sige, papayag na ako. Pero kapag pansin niyong hindi kayo tutulungan ni Governor Tyrell, umatras na kayo agad. Mahirap ng mapag-initan. Oh yeah, upo Nay, salamat po. Hindi na nga tinapos pa ni Kath ang pagkain at dali-dali nang hinila ang kaibigang si May palabas ng bahay. Bago pa sila magtungo sa opisina ng mayor, ay kinausap muna ng dalawa ang iba pa nilang kasamahan na sumama. Pumayag naman ang mga ito, kaya sabay-sabay na silang nagtungo sa lungsod.
Samantalang si Miggy na may kasalukuyan ng nakikipag-usap sa mayor nang biglang dumating ang sekretarya ni Mayor Estosio. Excuse me, Mayor. Nandyan po ulit ang mga workers natin sa labas. Ay, nako. Mga walang mudo. Mga inutil. Wala talagang kadala-dala ang mga yan. Nagwiwilga na naman ba? Hindi po, Mayor. Pero sinasabi po nila na gusto daw po nilang makausap ang governor. Pagkasabi nooy, doon na napaupo ng tuwid si Miggy at tiningnan kung ano ang magiging reaksyon ng mayor. Ano? Si Gab Miggy? At bakit? May appointment ba sila? Mga hindi nag-iisip. Okay, sabihin mo, umuwi na sila isa-isa at walang haharap sa kanila. Ipakulong ko pa sila eh. Oh, it's okay, Mayor Estosio. I can handle this. Nasabi na nga ni Miggy na siyang ikinagulat pa ng mayor. Oh, no, Gab. You don't have to do this. Mga tauhan ko sila, kaya huwag mo na silang problemahin. Yes, pero nasasakupan ko pa rin sila. After all, their concerns are my concerns too. At since nandito na lang rin naman ako, maybe I can do it. Miss Secretary, please tell them na mamili ng spokesperson at papasukin dito. Yes po, Governor. Sagot naman nito, saka umalis. Ilang sandali pa'y, bumalik na nga ang sekretarya at kasama na nito si Kath. Magya pang natulala si Miggy dahil kaidaran lamang niya ang babae at sobrang ganda pa nito. Bumalik naman siya agad sa ulirat at angarang inayos ang suot. Good morning, I'm Governor Miguel Tyrell. Sabay lahad sa gamay. Nahihiya man, pero ngumiti na rin si Kath at nilahad din ang kanang kamay. Catherine Melendez po, Governor. Magandang umaga po. Okay, have a seat. Mayor, Miss Secretary, pwede bang kami na muna dito? Tumango naman ang sekretarya at mayor, saka nilisan ang silid. Nang masigurong wala na nga ang mga ito, ay doon pa lang tumikim si Miggy. Okay, ilan kayo sa labas, Miss Catherine? 15 po, Governor. Lahat kami na nagtatrabaho bilang sanitary worker ay nandito. Okay, paano nyo nalaman na nandito ako? At anong pakay niyo sa akin? May nakapagsabi lang po na may nakakita daw po sa inyo kanina na bumaba ng kotse papunta sa office ni Mayor Estosio. Nandito po kami para kausapin kayo kasi nagbabasakali po kaming matulungan mo. How important this work to you? Working student po ako, Governor. Nagtatrabaho po ako sa umaga, nag-aaral po ako sa gabi. Dalawa po kaming estudyante pa lang at ang iba naman, mga magulang na nagpapaaral din ng mga anak nila. Okay, so magkano ba ang kita being a sanitary worker? 130 pesos per day, Governor. Binibigay naman po agad ang sahod namin, kaya may magagamit po kami. Actually, Miss Catherine, magiging honest ako sa iyo now, ha? But I guess ang plano ni Mayor Estosio is the easiest way to maintain the cleanliness of his city. Although, of course, kailangan niya talaga kayong i-let go, knowing ilang libo din ang binayad niya para magamit ang isang high technology na sinadya niya pang ipagawa. Yes, he may be arrogant, but he has concrete plans for this city. Pero paano naman po kami, Governor, na umaasa lang dito? Kahit gawin niya na lang pong 100 ang araw namin, wala pong problema. Okay, so college level ka. Yet you're just chill with 100 pesos a day? Ano pa ba ang mabibili ng 100 pesos ngayon? Eh parang pamasahe pa lang, kukulani na yan. Isa pa, don't tell me, ipagpapatuloy niyo pa rin to kahit sabihin ni Mayor na 50 pesos na lang ang magiging sahod niyo per day? Wala pong kaming choice, Governor.
Well, my choice kayo. Ayaw nyo lang gamitin. Well, kung ipagpapatuloy nyo to, I really can't help you all. After all, he's the mayor of the city, and I agreed with his idea. Pero, I have a solution naman. Solution po? Yup, pero with this case, I'm sorry, I can't push this through. Oh, okay lang po, Governor. Maraming salamat po. Alright, I'll see what I can do to help you. Huwag na lang kayong magwilga, dahil masisira pa ang pangalan ni Mayor. But as I said, I am willing to help in different way. Don't quit school, okay? Finish your degree. Ano bang kinuha mong college program? Oh, ang education po, Governor. That's great. Future educator ka pala. I just hope maturuan mo ang anak ko in the near future. But now, wala na muna dahil wala pa akong anak. Biro pa nito, nasiyang nagpangiti sa dalaga. Okay, sige na, pwede na kayong umuwi. I'll talk to Mayor Istosio later. And please, don't forget to give positive vibes to your friends out there, okay? Tumango na nga si Kath at nagpaalam na. Paglabas ay, hindi pa rin mawala ang mga ngiti sa labi ng dalaga. Kaya naman, napangiti na rin ang mga kasamahan niya. Oh, in fairness ka ha? Nakangiti ka dyan. Magandang balita ba? Bungad pa ni May sa kanya. Yeah, medyo. Ha? Huh? Anong medyo? Ano ba? Diretsahan mo na kami. Eh, kasi sabi ni Governor, hindi niya na daw tayo matutulungan sa gusto natin. Kasi masyadong mababa na daw ang 100 pesos per day para mag-uo. Pero sabi naman niya, tutulungan niya tayong makapagtrabaho pa rin. Uy, ang labo naman yan oh. Kung tatanggalin na talaga tayo, saan pa tayo pumesto niyan? Alam nga naman sa opisina eh, may mga backer lang naman ang makakapasok dun, di ba? Hayaan na lang muna natin, umuwi na tayo. Naks, parang kanina lang gigil na gigil kang ipusto ah. Pero ngayon, chill ka na dyan. At may pangiti-ngiti ka pa talaga ha? Ay nako, ma-issue ka talaga. Siyempre, natutuwa lang ako dahil sobrang bait ni Governor. What? Yun lang? Yeah, guwapo, marespeto, tsaka may nahon lang siyang magsalita. Paktay na! In love ka na kay Governor Tyrell? Huh? In love agad? May naman, hindi ba pwedeng hinahangaan ko lang siya? Nux, hindi mo naman siya hinahangaan dati ah. Bakit ngayon nag-iba? Ano ka ba? Huwag ka ngang masyadong ma-issue dyan. Okay, tara na. Umuwi na tayo. Tawa na lamang nito, saka nauna ng maglakad. Nagdaan pa nga ang ilang araw, ay nabalitaan na lamang nila na ang iba nilang kasamahan ay nakapasok na ng ibang trabaho sa pangangalaga pa rin ng mayor. Samantalang si May at Kath na May nakapasok din sa munisipyo bilang office clerks sa ibang departments. Hindi naman maiwasan ni Kath ang hindi mapangiti dahil totoo ngang sa ibang paraan sila tinulungan ni Miggy para makapagpatuloy pa rin sa nasimula na nila. Masaya na din siya dahil kahit papaano'y mas malaki na ang sahod nila sa araw-araw sa pagiging clerks. Hanggang isang araw nga, dahil nagbigay ng announcement ang mayor na darating muli ang governor para makisaya sa gaganaping ribbon cutting sa bagong natapos na proyekto sa lungsod, ay nakadama ng saya si Kath. Bukod pa doon, excited din siya dahil makikita niya namang muli ang binatang governor. Kaya naman, nang dumating ang araw ng dating nito talagang nag-ayos at nagpaganda siya. Hindi naman siya nabigo dahil napansin agad siya nito at nginitian pa. Ulala Kath, totoo ba yung nakita ko kanina? O guni-guni ko lang? Nginitian ka ni Governor Guwapo. Untag pa ni May sa kanya. What?
Gaga ka talaga. Lahat naman siguro tayo, nginitian ni Governor. Even ikaw, diba? Char, ha? Okay, speaking of, ngayon pa lang yata kita. Nakitang nag-makeup. Ang dami ng ganap dito, friend. Pero ngayon, ibang klase ang makeup mo, ah. Parang pinagandaan eh, pati ang outfit. Ay nako, nagme-makeup naman talaga ako, ah. Malisyusa ka lang talaga, May. You know what? Ang dami-dami mong napapansin sa paligid. Okay, tapos na ang pa-welcome. Balik na tayo sa trabaho. Oh, hindi ba tayo manunood ng ribbon cutting? Ikaw bahala kung manunood ka. Okay, babalik na ako sa office at kailangan ko nang tapusin ang ginagawa ko. Remember, may klase pa tayo mamayang 6 p.m. Ay, oo na. Ano ba naman yan? Hindi man lang natin mai-enjoy ang ganap today. Tsaka, ayaw mo bang makita ulit si Governor? Nakita ko na siya, kaya okay na ako. Okay, bahala ka na dyan. Tawa na lamang nito. Kinahapunan, pagkatapos ng trabaho ni Kath, ay nag-log out na muna siya at umalis para maghintay ng masasakyan papunta sa paralan. Didiritso na kasi siya doon dahil mas matatagalan siya kapag umuwi pa siya sa kanila. Habang naghihintay, ay bahagya pa siyang nagulat nang may humintong puting kotse sa gilid niya. At nang bumukas ang bintanay, si Miggy pala iyon. Oh, magandang hapon po, Governor. Ngiting bati niya dito. You too as well. What are you doing here? Oh, naghihintay po ako ng masasakyan papunta sa school, Governor. Didiritso ka doon? What time ba ang klase mo? Well, 6 p.m. pa naman po. Pero kailangan ko pong makaalis na. Cutting trip lang po kasi ako lagi, Gov. Dahil mahal po ang singilan kapag diridiritso. Wait, cutting trip? Yun po yung sasakay ka ng dalawa o tatlong beses bago makarating. Oh, I see. Hindi ba time consuming yan? Nasanay na po ako, Governor. Oh, okay. So, how about yung kasama mong college student din? Hindi ba kayo magkasama? Nauna na po siya kanina dahil may gagawin pa po siyang report. I see. Okay, get in. Ihatid na kita. Po? Gulat pang tanong ng dalaga. You heard me. Sumakay ka na at ihatid na kita. Naku, Governor, salamat na lang po. Pero huwag na. Nakakahiya. Mas nakakahiya kung tatanggihan mo ako, diba? Ngiti naman ito. Diyos ko, paano ko patatanggihan ang gwapong mukhang yan? Bulong niya pa sa sarili. Pardon? Sabi ko, okay lang po talaga ako, Governor. May masasakyan naman po siguro ako agad eh. I insist, para naman less hassle na din to for you since we had a long day. Oh, we? Yeah, we. So, ano, go na? Napangiti na lamang si Kath at hindi na napigilan ang kilig. Wala na rin siyang nagawa pa, kundi ang sumakay sa kotse nitong napakabango sa loob. Nahihiya man ang dalaga, pero sa loob-loob niya ay pabor na pabor din sa kanya ang nangyayari. By the way, I heard... You're a graduating student na pala. Well, congratulations in advance. Pagbasag ni Miggy sa katahimikan. Naku, malayong malayo pa sa katotohanan, Gov. You know, may mga research pang kailangang dipinsahan. Tsaka, kapag nakagraduate, hindi naman doon matatapos ang pag-aaral mo eh. Kasi, after taking the board exam, mag-aaral ka ulit for master's degree. Ay nako, walang katapusang pag-aaral. Well, at least you love what you're doing. That's the important ingredient to success naman talaga eh. It's hard kapag hindi mo gusto ang ginagawa mo. You won't enjoy the process. Oh yeah, tama po kayo. Ikaw ba, Gov? Gusto mo ba talagang maging politiko?
Well, that's a good question. Never pa akong na-question yan, ah. Ikaw pa lang. You know what, maraming nagsasabi na I am better at everything. Na baka daw gusto kong mag-abogado, mag-engineer, o di kaya maging isang doktor. At na-force nang akong maging isang politiko. Dahil doon nakilala ang pangalan ng pamilya namin. But that's not true. Lumaki akong never akong kinontrol ni mom and dad at kung ano ang gusto ko sa buhay. Pero elementary pa lang ako, I want to be like him na. Akala ko magbabago pa yun as I get older. Pero hindi eh. Until sinunda ni kuya ang yapak ni dad. At now ako naman. I made it and I love what I'm doing. Salaysay pa nito. Yeah, yun nga po ang naiisip namin, Gav. Kasi you're too young to be a politician. Yeah, and too young para ipo mo, right? Tawa pa nito. Oh, I'm sorry po, Gav. I mean, sorry, Governor. Nasanay lang kasi ako eh. Call me Miggy na lang. Gav's too formal and I'm not used to it. I mean, iyan naman talaga ang tinatawag nila sa akin. Pero sa mga friends ko, I want them to call me Miggy. Yeah, pero hindi ako... Friend? You mean hindi kita friend? Hindi kita pasasakihin sa kotse ko kung hindi kita friend. You're my friend now, kaya just call me Miggy. And please, huwag ka nang magpo ng po. I'm just 26. What? Matanda ka lang pala sa akin ng 2 taon, Gab? Miggy pala? Tawa na rin ang dalaga. Marami pas lang na pagkwentuhan at natigil na lamang nang makarating na sila sa paralang pinapasukan ni Kath. Anong oras ang out mo mamaya? Oh, mga 10 p.m, Miggy. Alright, may magsusundo ba sa'yo? Oh yeah, oo. Makikisabay na lang ako kay May. Susunduin kasi siya ng papa niya mamaya. Okay then, you take care. And oh, before I forgot, since we're friends now, can I have your digits? Huh? Bakit? Chit-chat. Magpapakipot pa sana ang dalaga, pero hindi niya na nagawa dahil aarte pa ba siya? Eh, isang Miguel Tyler na ang humihingi ng number niya. Nang makaalis si Miggy, ay hindi pa rin humuhupa ang pamumula ng mukha ni Kath. Pati na ang kilig na nadarama at ang matatamis na ngiti ng kanyang labi. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Na hindi niya lang nakausap ng malapitan ang gwapong governor, kundi pinasakay pa siya nito sa kotse at hiningi pa ang kanyang numero. Magmula din noon ay lagi nang hinihintay ni Kat ang pagtawag ni Miggy. At hindi naman siya nabigo dahil makalipas ang ilang araw at saktong kakatapos lang ng kanyang klase ay agad siyang tinawagan nito. Hey, out ka na ba sa class mo? Panimula nito sa kabilang linya. Oh, yeah, pababa pa lang ako. Who's with you? Si May at iba ko pang kaklase. Okay, I'll hang up na. Nandito lang ako sa labas naghihintay. Nanlaki naman agad ang 2 mata ni Kath sa narinig. Huh? Nasa labas ka? Yup, kadarating ko lang din. Okay, see ya. Sabay baba sa tawag. Doon na nga hindi nakagalaw ang dalaga at nagsimula na ring mamula ang mukha. Hoy, okay ka lang? Anong nangyari? Natatai ka ba bigla? Bakit ang pulang-pula ng face lock mo, girl? Nagtataka namang tanong ni May. May, si Miggy. Ha? Miggy? Yung tumawag? Sino ba yan? Boyfriend mo? Nasa labas si Miggy. Sa labas? Wait, sino ba kasing Miggy ang sinasabi mo? Kinalma naman muna ni Kath ang sarili bago pa muling magsalita. May, si Governor Miguel Tyrell. Ano? Halos hindi makapaniwalang wika ni May. Si Governor?
Hey, May, ano ba? Shh, tumahimik ka nga. Teka, teka. Nasa labas si Gov? You mean, Governor Tyrell? Bakit siya nandito? Wait, sinong... Oh my gosh, friend. Don't tell me, yung Miggy na sinasabi mo ay si Governor Tyrell? Yeah, siya nga. Miggy. Pero bakit Miggy ang tawag mo sa kanya? Kasi iyon ang gusto niya eh. Wait, teka nga girl ah. Linawin mo muna sa akin bago tayo bumaba. Ikaw ba at si Governor ay may relasyon? What? May naman. We're just friends. Friends? Girl, hindi ako tanga para maniwala dyan. Maybe ngayon friends pa kayo, pero hindi naman ako bubo para hindi maisip na ibang level na yan. Imagine, he want you to call him Miggy instead of Gov? Isa pa, may numbers siya sa'yo? Naku, friend kayo? At ngayon, this oras ng gabi, bumiyahe siya ng pagkalayo-layo para masundo ka? Ay naku, isa lang ang ibig sabihin yan. Huh? So anong ibig sabihin? Hindi, hindi siya busy. Napairap na lamang si Kath sa mata dahil sa sinabi ng kaibigan. Ay naku, ewan ko sa'yo. Okay, bahala ka dyan. Wait, taka lang, joke lang. Siyempre, alam ko no, gusto ka ni Gav. Talaga? At gusto mo rin siya? Ay sus! Huwag ka nang mag-deny, Catherine, at hindi bagay sa'yo. Yeah, oo. Wala namang dahilan para hindi ako magkagusto sa kanya, diba? Wow, bongga ka, Day. Nabihag mo lang naman ang puso ng gwapong governor natin. So, paano pa yan? Ibigay ko na pa sa'yo ang corona? Ah, naku, wilga pa more. Biro pa nito. Natawa na lamang si Kath at nagpatuloy na sa paglalakad. Pagbaba ay nakita niya agad ang kotse ni Miggy, kaya nagpaalam na lamang din siya sa kaibigan at sa ama nito. Bumaba naman din si Miggy mula sa kotse at pinagbuksan pa ng pinto si Kath. How's your day? Sambit agad nito. Oh, okay naman, medyo nakakapagod pero kakayanin. Thank you for asking though. That's good to hear. Miggy, bakit mo nga pala ako sinundo? Anong oras na oh? Ang layo pa ng babahiin mo pa uwi. Bakit? Masyado na ba akong ma-effort for you? Well, hindi naman. Naninibago lang ako. Tsaka, alam mo namang may mga taong gumagawa ng issue patungkol sa atin, di ba? Baka isipin nila na may relasyon tayo. Idi, isipin nila ang gusto nilang isipin. Besides, I'm doing this because I like you and I have a plan na ligawan ka. Huh? A what? Utal at gulat pang sagot ni Kath. You heard it right, Kath. I like you. I really do. I like how brave you are. Na kausapin ako patungkol sa gusto mong ipaglaban. You're different from other girls na dumidikit sa akin. You're very independent and strong woman. Diyan ako na fall. At wala akong pakialam kung pagpiestahan Manila tayo. Basta, hindi ako magtatago ng sikreto sa public. Low-key, but I won't deny everything. But I just want you to know, I'm not putting any pressure on you. You can always take your time and I'll wait for your answer patiently. Basta, hayaan mo lang akong gawin to. Please? Hindi na nga nakasagot pa ang dalaga dahil tila ba umatras ang kanyang dila. Sobrang ingay din ng kanyang dibdib na parabang may mga kabayong nagkakarera. Alam niyang nahalata rin ni Miggy ang pamumula ng kanyang mukha. Kaya parehas na lamang silang napangiti. Magmula din noon ay patuloy pa rin ang pagkikita ng dalawa. Hindi man lagi-lagi dahil abala din si Miggy bilang isang provincial governor. Pero
nagagawa pa rin naman nilang makapag-usap. Ganoon din naman si Kath dahil abala din siya sa OJT at research. Sa tinagal naman ay may mga usap-usapan na din kumakalat. May mga larawan din ni Kath at Maggie na pinagpipiestahan kahit saan, pero nanatiling kalmado pa rin naman ang dalawa. Magkos ay hindi na ginagawang big deal ang lahat. Para sa kanila, kung ano man ang meron sila ngayon, sila lang ang nakakaalam kung gaano na kalalim iyon. Nang makagraduate naman si Kath, ay naroon pa din si Maggie. Sa katunayan ay, pagkatapos ng programa ay inalok niyang mag-dinner sila Kath kasama ang kaibigan at pamilya nito. Hindi naman tumanggi ang mga ito dahil gusto din nilang makita, makilala ng malapitan at makausap ang batang governor. I guess buto sa akin ang parents mo ah. Biro pa ni Maggie. Lo, respeto lang yan. Biro rin ni Kath. Wait, what do you mean? Nakikisabay lang sila sa akin, pero hindi talaga nila ako gusto? Ha! Joke lang. Siyempre, nakikita nilang mabait ka, kaya buto sila sa'yo. Oh my. Whew, what a relief. Well then, and since tapos mo na akong ipakilala sa wakas sa family mo, now it's your turn. Ipapakilala kita sa family ko. Oh my gosh, Maggie. Parang hindi ko yata kaya yan eh. Dating mayor ang kuya mo, as well as your dad. Hindi ko kayang humarap sa kanila. Ano ka ba? Kaya mo yan. Hindi naman presidente ng Pilipinas ang aharapin mo eh. I know you can do it. Isa pa, they're eager to meet you. They're eager to finally meet the girl I love. Ay sus, binupula mo lang yata ako eh. Nope. I swear, Kat. It's going to be okay. Nandoon rin naman ako eh. I got your back. At wala na ngang nagawa pa ang dalaga, kundi ang tumango at pumayag. Kaya naman, kinabukasan ding iyon ay sumama na siya kay Maggie upang kilalanin ang pamilya nito. Noong unay, bahagya pa siyang natakot, pero nang malaman niyang madaldal at masiyahin rin ang mga ito, kagaya ni Maggie, ay nawala ang kaba niya. Nagdaan pa ang ilang mga araw at linggo, ay nagsimula na si Kath sa pagre-review para sa darating na LET exam. Suportado naman siya ng lahat, lalong-lalo na ni Maggie, at hinahayaan na muna itong makapag-aral. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng exam at makalipas ang ilang buwan ay ganoon na lamang ang saya nila nang malamang nakapasa si Kath. Dahil dooy, agad siyang nag-apply sa isang pampublikong paaralan para maging isang guro at natanggap naman ito agad. Ngayon naman, mag-iisang taon na si Kath sa kanyang propesyon. Kaya sinagot niya na rin sa wakas ang binatang governor. Nangako naman si Maggie na hindi siya magiging hadlang sa mga gusto pang gawin ng nobya at mananatiling nakasuporta dito. Ngayon nga, parihas muna nilang ini-enjoy ang mga buhay nila at ang daan na tinahak nila. Sa susunod na nila, pagpaplanuhan ang kasalan at bumuo ng sariling pamilya. Dahil nakafocus muna sila ngayon sa mga personal goals nila at mga goals nilang magkasama bilang magkasintahan muna. The end. Alright mga kakulay, thank you all for listening and I hope you enjoyed this cute story. Oh yeah, so good to see you here sa comment section. I miss you all. And balik na ako sa pag-narrate kasi hindi ko na ma-afford ang backup narrator. Kasi, you know, mahina na ang views at saka
maliit na ang kita. So, ako na lang mag-narrate. Kahit, you know, kahit once a week or twice a week, basta, you know, wala na akong bayarin sa ano, sa backup narrator. Oh my gosh. But sometimes, you know, may backup narrator pa rin ako kasi, you know, it's summer here and, you know, magta-travel ako, hindi ako makapag-narrate, but I will try to narrate. Balik na talaga ako, you know? And some of you guys commented that, you know, na binibenta ko si Kulay. No, hindi. Hindi ko ibenta si Kulay. No, I love Kulay. This is my first YouTube channel na, you know, lumaki talaga siya. And I work hard for this channel. So, you know, I will keep this Kulay TV running. And, you know, as long as you guys there listening my stories, so, nandito pa rin ako. Nandito pa rin si Kulay TV. Alrighty, okay. Oh, by the way, my Facebook page ako. Ang pangalan, Abri Abrita. So, you know, in case, you know, you go to FB, hanapin nyo lang ako, Abri Abrita. Makita nyo ako doon. I'm doing unboxing doon. Little videos, short videos lang. Yep. Alrighty, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story. Kasi ako pa rin sa next story. Alrighty, okay. Alright guys, kita-kits tayo sa next story. Alright. Bye, see ya!